Golden Bible. Guys, tampok na naman sa video natin ngayon ay ang Golden Bible. Ito po'y pinadala ng kasama natin na isang ka-TH. Nakuha rin nila. Tapos pinablog sa atin. Yun, pasalamat na tayo sa kanila. Thanks bro sa video na binigay mo, itong Golden Bible. Malaking tulong to bro. Lalong-lalo na sa mga religious person. Yung mga CFD, yung mga lay minister. Yung mga pastor o mga priest na nag-aaral, lalong-lalo na tayo rin eh. Wala tayong alam na meron palang isang Golden Bible. Panoorin ninyo guys. Namangha talaga ako guys sa unang tingin ko nitong Golden Bible. Yung sulat niya, ganyan. Parang Hebrew yung dating o yung mga sinaunang panahon talaga na mga litra. Kung siguro yung mga archaeologists, alam na alam nila ito. Pero tungkol sa atin, parang mahirapan na tayong alamin ito. Lalong-lalo na sa mga kuhan talaga kulang sa kaalaman. Ito kasi nakuha lang, inahukay nila. Kaya maswerte na tayo na may isang tao na nagbigay sa atin ng video na to. At least man lang, dahil sa video ay makikita natin na mayroong mga ganito na mga nakasulat, nagawa noong unang panahon ng mga Bible. Yung mga guhit nila, makikita talaga natin na napreserba ang bagay na ito. Noon kasi, noong una, parang scroll yung lang yata yung ginagamit nila. Hindi pa nabuo itong Bible, hindi pa nabuo itong mga aklat. Ganito lang yung mga gawa nila. Ayan. Sa totoo lang guys, wala akong idea nito. Wala akong idea kung nasaan na talaga ito. Pero natanong ko rin sa nagpa-vlog sa akin kung nasaan na talaga ito. Sabi niya, wala na rin kasi interested talaga ako nito na makita ko ito personal talaga. Sa dinami-dami ng mga video na pina-vlog sa akin, sa video na to lang talaga ako nagkaroon ng interesado. Nag-interested talaga ako dito guys sa to lang. Gusto kong pag-aralan talaga to eh. Kung totoo ba talaga na nagawa ito. Baka naman nagawa ito ng kapanahonan ng mga apostol na o kapanahunan pa ng mga propeta. Wala tayong idea eh. Tanging ang simbahan lamang ang makapagsasabi kung anong uri ng Bible ito. Yung sabi lang sa atin is Golden Bible. Yun lang. Pero wala akong idea kung anong uri ng Bible ito. Kasi sa Bible guys, maraming klase ng Bible. May tinatawag tayong King James, may Catholic version, may tinatawag nyo Jerusalem Bible, parallel version, at saka marami pang iba. Noong kasing kapanahunan ng mga Protestante, gumawa sila ng sariling version ng aklat ng Bible. Yun yung King James version. Nawala yung version na yung LXX, Septuagint Bible. At saka nawala yung Bible na yung tinatawag na Vulgate na ginawa noong unang panahon ni St. Jerome. Pero may mga iba pa rin na gumagawa. May mga Bible naman na sinasabing na banned. Kasi kung idagdag yun, mahirapan na yung tao na makaintindi. Gaya noong Book of Enoch na hindi natin mabasa. Sinasabi kasi doon sa Bible na mayroong mga puling angel. Doon yung nakabase sa Book of Enoch. Pero
Wala, hindi natin mabasa sa ngayon na na Bible kasi wala na yung Book of Enoch eh. As Enoch pala ay sa pagkakaalam ko parang anak rin siya ni Adan at Eva. Yun yung pagkakaalam ko. Tapos dahil sa kanyang busilak na kalooban, nakita ng Panginoon eh hindi na siya namatay. Kinuha siya ng Panginoon, dinala doon sa langit. Marami sila doon sa Bible yung nabasa natin. Kaya lang yung kanyang sulat na Book of Enoch ay wala na. Marami pa daw mga tinatawag na mga Bible na naban. Gaya nung The Ark of Paul Antikla, The Ark of Peter, marami pa. Yun nga lang, mayroon ding mga Bible na tinatawag daw Demonic Bible. Mayroon din daw, kaya nung Book of Leviathan, at saka yung Book of Luciferian, marami pa daw iba. Nalaman ko lang to, noon eh. Tapos ito naman na libro, tinalakay ko, tinanong ko doon sa mga kakilala ko rin na mga CFD. Wala rin silang idea guys kung ano yung Bible na ito at saan galing ito. Yun nga lang yung sabi nila ay kailangan daw ipakita ito doon sa simbahan para sila yung magsasabi kung ano talaga. Kaya nga isa din ako na interested nito eh. Pero yun nga lang, wala na itong Bible na ito. Wala na tayong pagkakaalam kung saan pa makikita yung ganitong Bible. Guys, sa inyo naman guys, kung nanonood kayo tapos may mga idea kayo nito, pwede kayong magkuhan guys ito. Mag-share man lang kung ano ba talaga ang Bible na ito. Minsan kasi may nagtanong dito sa akin noon. Sinasabi niya, bakit daw napakaraming Christian ng denominasyon? Yung mga paniniwala, may mga born again, may mga sinasabi yung mga iglesia, isa lang naman daw yung Bible na ginagamit. Hindi naman daw iba-iba yung pinanggalingan, marami rin ba raw? Sabi ko naman, pagkakalam ko, isa lang yung Bible. Isa lang yung pinanggalingan ng mga ng salita ng Diyos noong unang panahon. Lalo na ngayon, isa lang rin eh. Yung sulat ng mga propeta at saka yung sulat ng mga apostol. At saka ngayon, dahil lang sa iba-iba yung pananaw ng tao tungkol sa Biblia, gumawa sila ng sarili ng bersyon. Sarili nilang paniniwala. Kapag kasi magbabasa ka ng Bible, tapos iba yung pumapasok sa kuan mo, ulo mo, iba yung kuan mo, pagkakaintindi mo, yun na rin yung sinusunod ng iba. Yun na ganito pala, ganyan. Kaya nabuo na naman yung ibang paniniwala. At pagkatapos yan, gagawa na naman siya ng grupo, pa-register niya, yun. Ganon. Kaya ngayon, nung nakaraan, pagkakalam ko, nasa mga 44,000 na yung Kristiyanong denominasyon, yung Christian denomination. Hindi pa kasali dyan yung mga ethnic na grupo. Gaya nung mga tribal, yung mga lanahan, yung mga Tuluka Jinyuin sa Upi, Maguindanao. Marami pa. Hindi lang yan. Mayroon pa yung nakasada noong unang panahon na paniniwala dito sa Pilipinas, yung Babaylan. Wala pang dumating na mga Kristiyano, wala pa rin yung mga Muslim na paniniwala. Yung mga Pilipino, mayroon ng paniniwala noon. Kaya nga mayroon na tinatawag noon na Bathala. Kung nagustuhan nyo itong video natin guys, mag-like na lang kayo at saka subscribe. Yun lang. Shout out nga pala kay Bro Rasil. Bro, maraming salamat dito sa video na binigay mo. Malaking tulong to bro, hindi lang sa akin, pati na rin sa mga nanonood nito.
marami, lalong-lalo na yung mga nag-aaral tungkol sa mga Bible, yung kabias na talaga nung unang panahon, sa mga propeta, mga apostol, gaya ng mga pastor, yung mga iba-ibang mga denominasyon, ayun. Salamat ito, bro. Shout-out rin pala ako sa mga kasama ko, lalong-lalo na kay Bro Jake, kay Bro Emil, Bro Card, at saka kay Bro Joel. Sana mag-meet tayo personal, tapos yung mga plano natin, kung ano yon, doon natin mapag-usapan kung saan naman yung site na pupuntahan natin. Asahan natin yan, guys. At saka sa pamilya ko, lalong-lalo na sa mahal kong asawa, ang pinakamagandang babae na nakilala ko sa buong mundo. At saka yung babae na tanggap bilang ako. Ganoon talaga, misan talaga, pasaway tayo eh. Pero meron pa lang tao na nagmamahal sa atin, kaya mahalin din natin. Balik tayo sa Treasure Hunter na usapan, guys. Shoutout din sa mga anak ko at saka sa mga kapatid ko, sa support ninyo sa channel ko, maraming salamat. At saka tungkol naman doon sa mga katiits natin na may mga adventure, pwede nyong ibahagi, guys. Malaking tulong yan eh. Nakakatulong kayo, guys, hindi lang sa mga kasama natin, pati na rin sa mga tao na baguhan gustong pumasok sa pagiging treasure hunter. Alam naman natin na yung trabaho treasure hunter ay mahirap talaga, pero ito ay kapag sinwerte ka nga naman, mawala yung hirap mo. At saka adventure natin to eh. Minsan ay katuwaan lang rin yung ganun, pero mas maganda talaga yung panatag tayo na may gabay tayo sa taas. Yung sinasabi kong pagdarasal, yung tibay ng pananalig natin sa Diyos, kahit na saan tayo mapunta, masasabi natin na okay tayo. Ganun lang, guys. God bless you, guys. Maraming salamat.